mga ka-TFT, isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Linggo. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng direct remit ng Emirates NBD. Mabilis pa ang padala sa loob lamang ng 60 seconds sa anumang oras ng araw ang inyong remittance sa Pilipinas sa tulong ng direct remit ng Emirates NBD. Servisyong money transfer na inyong maasahan at mapagkakatiwalaan. At narito ang lima sa mga nagbabagang balita. Pilipinas natanggap na ang biniling mga MRT 7 trains. 52% ng mga botante sa Pilipinas mga nakababatang Pinoy ayon sa COMELEC. ICU beds ng Pilipinas umabot na sa 77% occupancy rate. Denmark, back to normal na matapos tanggalin ang lahat ng COVID-19 restrictions. Miss Universe 2018 Catriona Gray nakapagrehistro bilang botante para sa eleksyon 2022. At para sa mga detalye, dumating na sa Pilipinas ang mga bagong MRT7 trains na gagamitin sa ruta mula Quezon City hanggang Bulacan at vice versa. Ayon kay Transportation Secretary Art Tugade, ang dating biyahe mula Quezon City hanggang Bulacan na umaabot sa 2 to 3 hours ay magiging 35 minutes na lang kapag nagsimula na ang operasyon ng MRT7. Nagsimula ang paggawa ng ruta ng MRT7 noong August 2016. Samantala, hinayag ng COMELEC na nasa 52% ang bilang ng mga botanteng nasa edad 18 hanggang 40 sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Director James Jimenez, suma total ay nasa 60.46 milyong mga Pinoy ang nakapagrehistro na at 31.41 milyon sa mga ito ay pawang mga young adults. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga rehistradong botante bago ang deadline nitong darating na September 30. At para sa mga detalye ng iba pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Sulaiman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.